Good morning sa lahat. Bibigay ko lang po yung update tungkol dun sa asawa ko dahil madami pong nagme-message sa akin kung ano daw po yung update, kung nakauwi na ba o hindi pa o makakasama ba siya dun sa repatriation ng gobyerno na sa bangkay na 300 plus. Sa awa naman ng Diyos, ano po? Dapat nung May 27 po siya uuwi. Kaso lang, yung LOA na nakalagay sa no objection certificate niya, yung ate ko. So, nasa Iloilo kasi yung ate ko. Kaya, nagka-problema dahil yung nakuhang flight ng company niya is Jeddah hanggang Manila lang po. So, walang connecting mula ng Manila pa Iloilo dahil nga po sarado dahil sa COVID. So ang ginawa namin, pinalitan na lang yung magre-receive sa kanya, yung sister-in-law ko na lang po nandyan sa Manila. Tapos nagpapasalamat ako doon kay unang-una po. Nagpapasalamat ako doon sa lahat ng tumulong. Bago po yun, kanila Vice Consul Limuel Lopez ng Consulate General ng Jeddah, tsaka dito po sa Qatar si Sir Benjamin Siliju Jr. po, yung Vice Consul dito sa Embassy ng Qatar. Maraming salamat po sir sa inyo po sa pagtulong po na makauwi yung asawa ko. Dapat po kasi 27 yung uwi niya. Kaso lang po nagka-problema nga doon sa consignee na yung tatanggap po. Kaya panibagong papeles na naman yung ginawa. Tapos hanggang Maynila na lang siya. 28 sinabi na magpa-flight daw uli. Eh nagka-problema uli tapos 29. Pero nung 29 po, na tuloy po siyang nakauwi mula Jeddah. Ang flight niya Jeddah. Jeddah, Dubai, Manila, bali Emirates Airlines po yung cargo na binagkargahan sa kanya. Dumating siya ng Maynila ng June 30, alas 4 ng hapon. Tapos nandun na din po yung mga sister-in-law ko na nag-aabang sa kanya. Sobrang sakit dahil dati sinusundo nila na buhay yung kuya nila. Tapos ngayon, iba dahil kabaong na yung sinundo nila. Tapos ako pa, dahil hindi ako nakauwi. Dahil wala talagang flight. Unang flight ko is June 20 dapat. May nakapag-book na ako na kahit mahal yung ticket. Binili ko para makita ko yung asawa ko kahit sa uling pagkakataon. Kaso lang kinancel siya ng Qatar Airways dahil wala nga daw flight papunta Manila. So inatras siya ng July 4. Tapos nung June 20, inatras uli. June 17, nag-email uli yung Qatar Airways sa akin na iatras daw uli hanggang July 17 dahil wala na namang flight. Dalawang beses na po na-canceled. Gustong-gusto ko makauwi. Totoo lang. Pero ang hirap. Ang position mo na kung sana may pwede lumipad, mag-haplas ng lana para lang makauwi. Kaso hindi po pwede kahit magtumbling ako dito. Kahit anong gawin ko dito, hindi ako makauwi. So, ayun. Napag-desisyonan na lang na nung dumating siya ng 30, nakakuha kami ng punerarya na mapag-krimitan sa kanya. Kaya yung nang sumundo kasama ng mga sister-in-law ko sa airport, tapos dumiretso na sila ng punerarya. Hanggang sa kinabukasan, 30 kahapon. 30 ng hapon pala siya dumating sa airport.
ng alas 4, tapos nung gabi, 30 siya ng hapon dumating dun sa airport. Tapos nung kinuha siya ng mga 8 p.m. bago sila nakalabas, yung nakasabay niya isang ano lang. Bali, dalawa nga silang bangkay galing Saudi. Yung isang kasabay niya is babae na na-aksidente daw. So, dalawa lang sila yung nagbiyahe mula Jeddah, pero yung cargo po yun. Dalawang bangkay lang bali sila. Tapos nung ternong gabi ng mga 8, natapos yung papeles niya dun sa airport, saka doon lang sila nakalabas, papuntang Puneraria. Tapos in-stay muna siya, hindi siya binuksan. Binuksan siya na umaga na. Pinabilan ko siya ng damit para bihisan, barong, pantalon, medyas, brief niya. Sa tanang buhay ko, hindi ko iniisip bibilan siya ng ganun. Tapos, mga alas 9, alas 10, pumunta na doon sila sa chapel ng cremation kasi nangingi ako ng doon sa magkikremate na kung pwede ko ba siya ma-view. Gusto ko makita yung asawa ko. Dahil last namin nakita is May 23. Last na video call namin, nabuhay siya. After nula na isang buwan. May git isang buwan din siyang nasa morgue bago matapos yung papeles. Tapos sa kahapon, 11 ng umaga, nag-online viewing kami. Ang hirap. Kasi yung gusto ko lang naman sana makauwi, makita ko siya ng personal. Kasi wala talagang flight. Hindi yun na lang, yung ma-view na lang siya ng online kasama ang pamilya ko. Nakita siya namin. Kawawa yung tsura niya dahil may dugo siya sa ilong. Pati doon sa tenga niya may dugo. Uiisipin mo lang. Ang hirap na nangyari sa kanya. Tapos, nakatagilid yung ulo niya. Binalot lang siya sa white na kumot. Tapos may cotton parang hindi mo tanggap na ganun yung magiging sitwasyon niya. Sa yun po, mga 12 po, schedule ng cremation niya. Tapos ngayon, na-cremate po siya ng mga 12, tapos mga bago po mag-2, natapos na yung cremation. Kasi, gustong-gusto niya kasi dati yung buhay siya, gustong-gusto talaga niya sa Gimaras, tumira. Doon kami mamuhay, doon kami magkakabahay. Kaya, tutuparin ko yung gusto niya na doon tumira. Kahit abo na lang niya yung mabit-bit ko pag-uwi ko. Kung saan, makauwi ako. Asa pa rin ako umuwi, makauwi ako dahil ngayon po, wala pa rin balita kung kailan yung mag-open yung flight ng Qatar pa, Manila. Papasalamat lang ako dahil at last nakauwi siya, panatag yung loob ko, na nandun na siya ngayon sa Pampanga. Sa mga biyan lang ko, nandun na po siya. Ang sakit na makita na earn na lang niya yung maaabutan ko pag uwi ko na naka-engrave yung pangalan niya. Kaso lang wala na eh. Kailangan tanggapin. Hanggang doon na lang talaga siya. Lahat naman, siguro nangyayari may rason Diyos. Kaya lahat na lang, pinusurrender ko na lang sa Diyos lahat. Tapos, yun na lang. Sana kasi balita dito, baka July or August, kakaroon ng flight. Anytime na pwede na, tsaka medyo safe na kasi nakakatakot din umuwi dahil
tumataas yung cases dyan sa Pilipinas. Tsaka dito din, hindi rin basta-basta kasi isugal yung sarili mo. Kasi ano, hirap, manghirap ma. Pag nakapitan ka ng virus, hindi mo alam kung makakasalba ka ba o hindi. Kaya, ngayon po 40 days na siyang namatay. Parang kailan lang. Nag-uusap pa kami, araw-araw nag-video call. Nag-uusap. Ngayon, 40 days na siyang wala sa amin. Sa akin, sa amin ng anak ko. Kaya yung, ngayon yung anak ko na lang yung pufocus na lang ako sa anak ko. Pag yung naalala ko siya, nag-video call ako dun sa anak ko. At least, nakakatawa ako. Nakaintulong. Iniwan niya ako. Iniwanan niya ako ng anak. Sa uulitin po, nagpapasalamat ako kay Vice Consul Sir Limuel Lopez po dyan sa Jeddah, sa Consulate ng Jeddah dito po sa Philippine Embassy ng Qatar, kay Sir Benjamin Sili Jr. Sir, salamat din po na napabilis yung pag-process ng papeles na kailangan nila sa DFA doon tsaka sa Jeddah. Kaya po na napauwi yung asawa ko ng medyo maaga-aga. Thankful pa rin ako dahil mas nauna pa siyang nakauwi doon sa mga naunang nabatay sa kanya. At least ngayon panatag yung loob ko na nakapahinga na yung katawan niya. Nandun na kila mami. Kasama na nila. Kay Sir Babaw na Dundun Babaw na representative dyan sa Jeddah. Kampanya nila ng asawa ko. Salamat din po sa effort. Natulong mo. Yung iniisip ko na lang ngayon yung sa ano niya, sa bagahe. Tsaka sa benefits niya. Tsaka yun dun sa ATM niya na imposibleng mawala yung pera doon, na walang imposibleng mawala nung kusa yung pera doon, na walang may nag-withdraw. Hindi ako maniwala eh, kaya gagawa ako ng paraan kung paano matrace yun, paano masolve yun at mapadala yung mga gamit sa Pilipinas. Sa ngayon, pilit akong bumangon. Nagkakaroon ako ng lakas, lakas ng loob para lumaban, mag-move on. Minsan di maiwasan na iiyak ka na lang, lalo sa gabi bago matulog, may iisip mo siya. Pero pray lang ako. Tapos nawawala na yung script na nararamdaman ko. Minsan nagdadrama ako sa Facebook, pasensyahan nyo na kasi wala eh. Doon na lang ako humugot ng mga memories ko sa kanya. Nahirap kasi yung nakasanayan mong lagi ka may kakuntuhan. Lahat ng bagay na pagkukuntuhan nyo. Masaya at hindi, problema at hindi. Kaya, yung mga memories sa Facebook na nakikita ko, sinishare ko, tapos naalala ko siya. Mahirap. Sobrang hirap. Yan na lang po muna. Update ko lang po kasi ang daming nang may message sa Facebook, sa Messenger ko, kung ano na ba. Hindi ko po ma-replyan ng isa-isa dahil paulit-ulit ako nang explain ng ganito, kung ano na nangyari. Kaya naisipan ko na lang mag-video para isaan na lang. Salamat po sa lahat na kay Ramay tumulong sa akin. Yung pamilya ko dito sa Qatar, mga kasamahan ko na nandyan lang palagi para sa akin. Salamat sa inyo. Marami salamat. Yan lang po. Bye-bye.